Happy morning muli ang inyong lingkod, Ms. Horizon Chaser, para sa kanagdagang impormasyon hinggil sa naganap na conversations with the media para doon sa status ng ating agri-biotech dito sa bansa, na kung saan ay patuloy nga ang pag-aaral ng ating gobyerno. At ito ay katuwang ang CERCA. Naganap itong hybrid event dito sa CERCA Drilon Hall sa Los Baños, Laguna. Ito na yung last na presentation sa pamamagitan ni Dr. Maribel Saportesa ng University of the Philippines, Los Baños, Laguna, para sa kanyang applications of modern biotechnology and animals. Nako, may enjoy po natin ito dahil marami po tayong matutunan, lalo na hinggil sa mga animals. Ako tamang-tama ay maintindihan natin ang kahalagahan ng biotechnology. Ano ba ang definition ng biotechnology? So yan po ay papaliwanag sa atin. At yung mga major area ng biotechnology, ano ba yung mga nandoroon? Di ho ba? Alam nyo, medyo malalim kasi ito. Kaya sana yung mga kababayan natin ay maintindihan ang kalagaan nito biotechnology. At ito na yung pagkakataon natin na mapakinggan at alamin ang lahat-lahat tungkol sa biotechnology ng animals. Kaya ito rin, meron din tayong matutunan hinggil dito sa conventional versus modern biotech. Ano ba yan? Diba? So mga conventional, meron na ngayon mga modern na teknolohiya para sa animals. Kaya yan po ay isa-isa sa atin yan. At ito pa, yung pinakasikat, yung DNA, the central o dogma and molecular. So yan ang mga titingnan din, mga DNA ng animals, di ho ba? So paano tayo makapag produce ng isang magandang lahi ng animal. So yan po ay isa yan sa tatalakayin din. Ito ng mga tinatawag na molecular markers and genomics. So yun, yung mga lahi-lahi nga. So isipin mo yan, ano po, na idedetalye sa atin ngayon. At kasama rito yung molecular diagnostic animals. So yan. At yung cloning genetics, nako, merong cloning na naganap, yung sungay ng usa ay inalis na, nawala na ang sungay. So yun ba sang-ayon tayo, galing naman yan sa ibang bansa, kaya yan po ay ibibigay sa atin yung mga detalye at yung nakikita nila mga pag-aaral ng ibang mga scientists. Etong genome gene editing, kasama rin po yan. Alright, so yan po, tuloy-tuloy lamang tayo sa panunood at sana maikintal natin sa ating isipan ang ibig sabihin nitong biotechnology. It will be biotechnology. So, ano yung mga major areas sa animal biotechnology? So, we have, you have your animal vaccines, very important nowadays, because we have upcoming diseases for such as African swine flu and the bird flu. We have animal breeding, of course. We have to improve the quality of agricultural, especially for our meat products, our dairy products, and so forth. Use of fish also. Because we, as Dr. Ola said, makukulangan na tayo ng pagkain in the upcoming years. Because of different circumstances such as climate change and ever-growing population. So we need to bump up our productivity when it comes to our livestock, fishes, and aquaculture, yung aquaculture, and poultry, of course. Then there are conventional techniques that are still used today, especially for livestock. It would be embryo transfer. And then we also have transgenic animals, which we will talk later on. And then there is also the use of animals to prepare organs for transplant. So, merong technology na rin na naghahanda ng ibang mga organs from animals in order to transplant them into people. Kasi yung nangangailangan ng kidneys, pancreas, or any other organs that for the ailing patients. No, hindi naman lahat nakalinya kasi sila, di ba? So, if you really need the organ, at least we will hopefully have the technology that you will be able to get these organs immediately.
So, of course, to for also in aiding productivity, you have to look forward to animal nutrition. So, maraming aspects, but these are the major areas that we would like to study for improvement. So, ano ba yung kaibahan ng conventional biotechnology with the modern biotechnology? So, I was talking about embryo transfer, merong animal nutrition, at meron ding artificial insemination. These were developed quite a long time ago, and these are classified as conventional because they are not using the next slide. Whenever we use the information from the genetic material, yun ang DNA, that would be already classified as modern biotech. So, using this type of biotechnology, we can have improvements on the organism which is not possible by traditional breeding. So, hindi po nagagawa ng conventional. So, medyo nag-level up siya because we are using the information on the DNA sequences of those different animals or plants or even bacteria to improve them. So, hindi lang ililipat niyo yung buong embryo para mas maraming naging anak, let's say, ang inyong kalabaw o baka. Kasi buo yun, buong organism yung inilipat niyo doon sa surrogate mother. But it is still biotechnology, but you did not use that gene sequences. So yung pag ginamit na yung gene sequences, modern na yun ka. So ano ba yung gene sequences? So we always look at characteristics of different organisms as genes. So this is the basic unit of heredity. Ito po yung namamana natin from our parents at ito din yung ipamamana ninyo sa mga anak nyo. Let's say, ang inyong buhok ay kulot, namana ninyo sa lolo nyo na kulot din, yung anak nyo maaaring kulot din. So these are characteristics that are passed on through generations. So we like to study them. So meron din mga characteristics of animals and plants that they pass on to their progenies. So we would like to study them and make improvements. So ano yung physical basis nito? Ito yung chemical na tinatawag na DNA, which is ang legal niya, is deoxyribonucleic acid. So this is the molecule that we study in the laboratory and the sequences of which actually pertain to the gene or the trait that we would like to study. So ito po ang kanya mga discoverers na around 1950s. You have Rosalind Franklin, James Watson and Francis Crick, and Maurice Wilkins. Okay, so ang ating DNA, na-discuss kanina ni Ma'am Ola, ang bacteria may DNA din, ang human may DNA, ang animals and plants have DNA. This is a unifying concept. So, ang importante sa ating malaman at this stage is iba't iba po ang sequence ng ating DNA. Made up of these building blocks, all nitrogenous bases, meron pong letter G, guanine, cytosine, adenine, and thymine. So, iba't iba po ang sequences ng iba't ibang organismo sa mundo. But they are made of the same thing. This is the information that we pass on to the next generation. So, kung ano po yung information na nagpo-code sa kulot na buhok, yun din po yung ipapasa ninyo dun sa anak nyo. So, yun po yung DNA. So, ang DNA po, ang ating information, genetic information, goes through us a very important pathway para ma-transfer po yung kanyang information into the physical form, which is called the central dogma of molecular biology. So you have your DNA, it is transcribed to the next intermediate molecule called mRNA, and this mRNA is used to translate into your protein sequences. And ito po yung nagpapakita ng characteristic sa isang organism. So, ito po, itong buong ito ay pare-pareho ng process from bacteria to humans. So, kaya po nagagamit natin yung, let's say nga po, DNA sequences na galing sa bitikorn,
naiilipat sequences from bacteria, from Bacillus thuringiensis, at na-express yung same gene na yon sa corn na ngayon. Na? Kahit nito malaman so, mo yung DNA sequences. Kaya po napakabilis na ngayon ang ating, well, compared po noong 1970s, if you remember Ma'am Ola's graph, na bigla pong tumaas yung ating pagdami ng iba't ibang varieties na ginagamit natin sa mga farms. So it's because of the use of molecular markers. So these are, you can actually see the different DNA sequences of selected plants that possess the desired trait. So kahit pa po, halimbawa, ang gusto po ninyong trait na pag-aralan is color. Let's say, gusto ninyo ng pulang-pulang kamatis. So kahit seedling pa po yung kamatis na yon, pag pinag-aralan yung DNA sequences niya, hindi pa man siya bumubunga, alam na ninyo na yung halaman na yon ay mag-produce ng kamatis na pulang-pula. Ganon din po sa animals. Halimbawa, kung gusto po ninyong klase ng karne, less ang fat. So, kung may genes na may marong genes na sequences na nagbibigay po ng ganitong klaseng karne, matitingnan nyo po yon kahit ang baka ay baby pa o maaari nga pong nasa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina, pwede nyo pong kunan ng DNA yon at malalaman ninyo na yung baka na ilalabas nung inyong mother would be have high quality of meat. So hindi na po tayo nag-i-invest ng napakalaki na i-screen hanggang siya ay maging mature para malaman na ito yung naglalaman ng kalidad na gusto natin. So yung molecular markers natin sa mga different characteristics na ngayon ng mga hayop, katulad po nito, ito po ay pag-produce ng different kinds of specialized milk, katulad ng AA milk po, A1 milk. So yung po ay sabi nila, according to some studies, it is actually much more preferred kasi hindi po siya nakakasakit sa tiyan or mas magandang kalidad ng gatas. So pumipili po sila ng mga hayop na pwedeng pagsamahin, nagre-recombine, nagkakaroon po sila ng mga anak. So bago pa man mag-produce yung inyong cows na milk, nalalaman nyo na kung alin yung pipiliin doon. No? So ito na po yung ifo-forward sa ating mga farms. Ito po ay parang bull. So pipili sila ng bull na nagki-carry noong characteristic na pwedeng i-transfer na milk. Hindi naman siya talaga yung nagproproduce ng milk, pero yung pong kanyang contribution as yung pong, for example here, the gene is designated as capital M, siya yung meron nun. So siya yung actually gagamitin for breeding. So nalalaman yun na. So nababawasan po yung time para makuha yung mga ninanais ninyong characteristics. So, sige, dito na lang. So, if you remember, nangyari po sa atin na nagkaroon tayo ng mga sakit sa ating livestock at saka poultry, yung nga pong bird flu. And this is an example of diagnostic techniques using the DNA as a marker to identify that the disease is there in the animal. So, yun po ay importante sa atin dahil tayo ay may mga isda na nagpaparami ng baboy at saka manok. So para po hindi ma-infeksyon yung iba. This is very important for our quarantine and border control. So para po bago pa man dumating ang mga produkto or mga hayop na galing sa ibang bansa, ito po ay ating ini-screen kung sila ay nagdadala ng sakit para hindi po maapektuhan yung ating mga farmers na nagpaparami ng same animals dito sa Philippines. So ito po ay gumagamit ng PCR reaction. As you can see, meron pong gel at yung DNA sequences to na nagpapatunay na yun ay may sakit, nagdadalang sakit, ay makikita instead na nakita mo na very sick na yung hayop. Eh, syempre, nakapag
kalat na po yun ng virus or bacteria, mas marami na pong mahahawa. Ito po'y nalalaman natin bago pa man malam ma-i-express ng todo yung sakit. So, nalilesen po natin yung infection sa iba. Ito po ay isang tanong pagminsan, what is cloning? Medyo marami pong nalilito. Cloning po ay nangyayari sa natural, at saka meron din pong biotechnology, at ginagamit din po ang proseso ito sa modern biotechnology. So clones are organisms that are exact copies, genetic copies. Yung pong kambal na identical, sila po ay clones sa isa't isa. Kung kayo po ay mahilig kumain ng saging, karamihan po ng saging natin ay gawa na through tissue culture. So, yung pong mga maliliit na saging na yun, binibili po yun from tissue culture and pinararamid po sa Mindanao. So, yun po ay genetic copies ng kanilang mother plant. So, pare-pareho po sila, kaya halos magkakasimlaki talaga yung mga saging na binibili na natin ngayon sa market. So, yun po ay clones din. So, through conventional biotechnology, which is tissue culture, and also through natural means, which is twinning. So, meron din pong isang very important technology, which is somatic nuclear cell nuclear transfer. Ito po yung si Dali na nangyari noong 1990s. So, si Dali po is actually in between modern and conventional technology. Hindi naman po ginamit yung kanyang DNA sequence, pero ginamit yung buong nucleus ng kanyang ina para magkaroon ng fully matured, magkaroon ng eksaktong copy ng ina na si Daddy. So, ito po yung process. So, ito yung process ng paggawa ni Daddy noong 1990s. So, ito po ang donor cell. Ito po yung talagang kanyang ina. Ito po yung nag-donate ng kanyang nucleus. So, siya po ay puti ang mukha. And then, inilagay po yung kanyang nucleus sa egg cell na tinanggalan naman ang nucleus from blackface, Scottish blackface. So, ito po ay pinagsama through electric shock sa laboratorio na papunta po ang nucleus ng ina ni Dali. And then, pinarami po ito sa laboratorio hanggang maging embryo at nailipat po sa kanyang surrogate mother na blackface din. Tapos, nang ipinanganak po siya, kamukha po siya, eksaktong copy ng nag-donate po ng nucleus. So, si Dali ay tatlo po ang ina. Ang kanyang donor ng nucleus, ang kanyang donor po ng enucleated egg cell, at ang kanyang pong surrogate mother. Wala po siyang ama. Ito pong teknolohiyang ito ang parang nag-launch ng sunod-sunod pang modern animal biotechnology na. So, si Dali po ay around early 2010s ay siya po ay bumanaw na dahil siya po ay nagkasakit. Pero siya po ay na-preserve sa Scotland. Pero ito po ay parang groundbreaking study noong panahon ng 1990s. So, ang tanong po, ang cloning po ba ng genes, yung mga DNA, kapareho po ba yun ang pag-clone katulad ni Dali? Medyo similar, pero ang pag-clone po ng genes is pagkuha po ng tigko-konti. One gene at a time. So, tigko-konting fragment lang po ng DNA, hindi katulad po ni Dali na buong nucleus. So, cloning a gene is copying the DNA sequence into a smaller, more easily manipulated pieces such as the plasmid. And this process actually makes it for the scientists to study them easier and probably better in the laboratory setting. So ito po ay parang routinary process na sa napakaraming laboratorio all over the world. So ito po yung cloning of genes. So dito na po tayo magpupunta. So kung maaaring maklone ang genes, maaari na siyang gamitin through genetic engineering. So, ang genetic engineering ay direct manipulation or modification of an organism's genome by using modern biotechnology. Ito ay tinatawag din po
recombinant DNA technology. So ang mga produkto pong lumalabas sa prosesong ito ay tinatawag na GMO. So meron pong mga produktong GMO na katulad nga kanina, may mais, may bacteria po, may fungi. Makikita niyo mamaya for animals, may maraming actually mga daga na ginagamit nila sa medicine ang genetically modified. So bakit po ba ginagamit ang genetic engineering sa animals? So marami po tayong hindi nalalaman tungkol sa mga characteristics ng maraming animals, especially yung ginagamit natin sa agriculture. Eh, pag nagkaroon po tayo ng mas maraming impormasyon, magkakaroon tayo ng control. We will be able to study the controls and regulation of desirable characteristics that we need for improvement of breeds. And sometimes, these characteristics are very difficult to obtain through traditional breeding. Sabi nga po sa genetics, pag minsan po sa mga chromosome, yan po ay location, location, location. Pag minsan, may mga genes na natatagpuan sa mga pwesto na hindi madaling i-transfer yung characteristics sa susunod na generation. Pag minsan, yun pa yung kailangan mo. So, gumagamit po tayo ng genetic engineering pag sa sitwasyon na ganun. At pinaka-importante po siguro, kaya ito po italagang umuusad, ay dahil po sa pag-aaral ng mga sakit. Ginagawa ang transgenic animal. So katulad po ito, similar sa process na paggawa kay daddy. Pero ang kaibahan lang po dito, meron na po kayong selected gene of interest at siya pong inilalagay sa Excel. So dalawang proseso, pwede pong parang injection, o micropipette, and sometimes also the same process as DALI, nuclear transfer. At ito pong mabubuong embryo ay ilalagay sa surrogate mother at dun po palalakahin ang inyong transgenic animal. Ano po ba yung mga transgenic animals na lumabas na sa laboratorio? So, marami pong ngayon, but nung pong around 1990s and early 2000, gusto po nila munang malaman kung yung pumbang proseso ginagamit natin sa halaman ay applicable sa hayop. Ayaw naman po nating magkaroon ng sakit o mamatay yung mga hayop na pag-i-eksperimentuhan. So nagsimula po muna sila sa maliliit. Meron po mga cells. Ang ginamit po nila dito kaya sila ay green fluorescent protein, gene na nagmumula po sa jellyfish. Yung pong jellyfish na yon, pag nasa ilalim ng dagat, napakalalim, yun po ay nailaw. So ito po yung gene na i-transfer sa mga different samples na ito. So ayun po, nai-transfer pala yung gene ng GFP sa mga cells. Ito po yung neuronal cell, yun po ay skin cell, then yung nai-transfer din pala sa halaman. So, nag-experimento po ulit sa lab na i-transfer din sa daga. Yung proseso, successful. Na i-transfer din sa isda. So, nag-flores na rin po ang ating fish. Ganon din po sa nematode, drosophila, at of course, bigger animals such as rabbits. So, ito po ay tinatawag na proof of concept para po matesting ang isang protocol or technique. So, ngayon, nalaman nila na ang proseso ay gumagana. So, maaari na po tayo mag-include sa ating mga animals ng different genes of interest na maaari maka-improve sa hayop na ina. Ito po ay daga na madalas ginagamit sa larangan ng medisina, yung ating po mga test animals. Ito po ay oncomouse noong 1988 na nagdadala ng mga genes for cancer. Ito po ay Alzheimer mouse model na na-develop noong 2014. Ito po ay nasa medical field, so hindi po sila lumalabas ng laboratorio. Andun lang po sila sa kanilang cages and specialized rooms. Pero noong pong early 2000 din, of course nag-try rin po at nag-umato po ang ating mga scientista na gamitin yung ating mga agricultural animals or domestic animals for genetic engineering. Ito nga po si Freckles.
Spider-Man, ito po ay Spider-Goat. Bakit? Kasi yung pong mga jeans na nag-encode ng yung pong silk ng spiders, o si Spider-Man, di ba yun naman? Actually, yung pong materyales ng silk ng spider ay isa sa pinakamatibay sa mundo. So gusto po nila ang gamitin ito para ma-mass produce. Kasi alam nga namang i-farm natin ang spiders, ano po, kakaunti lang ang lalabas na silk noon. So naisip po ng mga grupo ng scientist na nag-develop kay Freckles na ilagay kaya natin sa kambing at aanihin natin ang spider silk sa kanyang gatas. Naging successful. Na-express ang spider silk sa gatas. Ngunit, dahil po noong panahong ito, 2011, 2012, hindi pa po tayo masyadong komportable ang mga community na tanggapin itong klase ng parang fantastical kasi. Parang comics, Spider-Cat, Spider-Man, parang galing sa comics siya. So siguro po, maraming mga tao ang parang hindi naging komportable na tanggapin si Freckles. Although, si Freckles po ay actually nagkaroon siya ng mga anak, si Sugar and Spice. Ito po ay naganap sa Canada, ha? 2011-2012. So, meron po siyang anak at na-i-transfer din po niya yung trait na ito sa kanyang mga anak. Pero doon nga po, dahil hindi siya acceptable sa maraming tao, siya po ay na they were put to sleep. But their genetic information is actually saved in the bank. Marami po tayong matututunan dito tungkol sa acceptability. Next po is si EnviroPig. Ito po ay sa, ano naman, sa Canada din po, sa University of Guelph. Ito po ay na-develop para bawasan yung emissions ng phytic sa kanyang dumi. Nagdagdag po sila ng additional genes para less pollutant ang dumi ng EnviroPig. Very successful din po sila. Nagkaroon po ng mga anak si yung una nilang EnviroPig. Nakita po nila na stable itong gene of interest na i-transfer nila. Pero ito nga po'y panahon din nung early 2000, hindi pa po komportable ang mga tao sa mga ganitong klase ng study. They were also put to sleep and their genetic information is also held at the University of Guelph. Marami na po tayong maiisip siguro ngayon kasi noon siguro parang fantastical pa lang, hindi pa natin masyadong naiisip yung climate change. But nowadays, baka it's worth a look for other researchers to really study what happened. Ganun ba siya, how effective it was? And also, can we apply the same technology to what is happening now? No? Marami po kasi tayong problema tungkol sa mga waste. So, ito po yung bago ito. Ito po yung GMO mosquitoes. It is produced by the company Oxitec. And it was approved for release in 2021 and 2022 in the United States. So ito po ay naglalaman ng isang self-limiting gene para po yung mga babaeng lamok na siya naman magdadala ng sakit tulad ng dengue, chikungunya, malaria, ay hindi po mabuhay. So sa itlog pa lang, kung halimbawa po na i-release ang mga lalaki po ito lahat, ha? Lalaki pong lamok ito. So yung lalaking lamok, pag na-meet po niya at nakipag-meet siya sa lamok sa environment, yung pong mga itlog nun, pag po babae yung itlog ay mamamatay na siya. Yung pong lalaki lamang ang magsusurvive. Yung lalaki naman ay hindi naman po mangangagat yun. Yung pong babae lang kasi ang nagdadala at nangangagat. So ito po ang gene na kanyang nasa loob. No? So, meron po siyang meron din po siya ng fluorescent marker, yung kulay green din po pagka inilawan para rin po ma-identify kung siya ay GM lamok sa environment. So, ito po ay na-release na noon sa Brazil, Cayman Islands, Panama, India, and I think also in Singapore in order to lower the population of disease bearing. Ito po ay para Genetic Engineering 2.0. Nasabi po ni Ma'am Ola na ang genetic engineering ay random. Marami pa rin po mga pag-aaral na
Actually po, sa mga gumagawa nito, marami pa pong testing na ginagawa kasi hindi po namin ma-predict or malaman kung saan talaga pumupunta yung mga different genes of interest pag po i-transfer na namin siya sa kanyang host cell. Pero ito pong genome editing, ang kaibahan, alam na po natin yung sequences kung saan siya eksaktong pupunta. Ito po ay dahil sa teknolohiya ng genome sequencing. Dahil po noon, if you remember noong pong 1990s, na i-announce po na ang human genome ay isi-sequence. Natapos po yun 10 taon. Pero ngayon po, ang genome sequencing or pag-sequence po ng lahat ng letters ng inyong DNA ay natatapos sa 4 or 5 araw. Compared po noon na 10 taon, ngayon po, linggo na lang ang ginagamit para ma-sequence ang lahat. So ito po, gumagamit tayo ng sequences ng isang organismo, or let's say, isa pong cow, alam na natin yung buong sequence. At alam na natin kung ano yung eksaktong sequence na gusto nating palitan, or ayusin, or dagdagan. Kasi alam mo na eksakto kung saan siya naroroon, ano ang sequence niya, at saan ang location niya. So yun po yung kaibahan. So yung mutation po is site-directed. Hindi po katulad sa genetic engineering na pagmisa kung saan-saan siya pumupunta. Kailangan po namin mag-screen ng daang halaman, in my case, para lang po malaman kung alin dun yung may pinakamagandang lokasyon na nalandingan yung aming sequence of interest. Ito po, alam nyo na eksakto. So, saan po ba ginamit itong gene editing? Sa ibang bansa. Ito po yung pag-develop, kaunahan na po dito sa Amerika, yung pong hornless cows. So, marami pong technique. Ang pinakasikat po ay CRISPR, pero ito po ay technique na tinatawag na TALENs, pero ito po ay gene editing din. So, ang mga baka po ay may sungay, pero meron po talagang breed ng baka na walang sungay. Ngayon, para po malaman natin kung yung technique or yung nagagawa sa laboratorio, inilipat po nila yung characteristic. Maaring few sequences lang po ng DNA ang iniba doon sa embryo ng baka na supposedly may sungay dapat siya. Ngayon, as you can see, wala na siyang sungay nung inianak siya. So, ganun po yung gene editing. So, di lang po sa baka. Nabanggit din po kanina na namumuna po ang China pagdating sa teknolohiyang ito. Ngayon, ginagamit na po nila pag-edit po sa mga monkeys para mapag-aralan ng iba't ibang sakit related to circadian rhythms and psychological and mental disorders using monkeys. And then, yung pong xenotransplantation, nag-eeksperimento na po sila sa mga pigs para po malaman kung maaari bang i-transfer or ma-humanize yung iba nilang organs for organ transplant. So, namumuna po talaga sila pagdating doon. Pero ang ating pong kapitbahay din na Japan, nakita nyo kanina na meron na silang release na tomato. Meron na din po silang release na fish. Ito po ay gene edited na fish. Yung pong sea bream, CRISPR edited na po ito, nakalabas na po sa market. Ito po naman ay pinalalaki sa aquarium, sa tangke. Hindi po siya naka-open. I think I just missed a slide, baka na-pindot ko dito. Yung po mga naunang binigay na example ng genetic engineering na hayop, hindi po sila nakalabas sa market. May iisa lang pong genetic engineering or GMO na isda actually ang accepted as for consumer. Yung po yung Aqua Advantage Salmon na developed din po ng Canada. Actually, release na po siya. Yun lang po ang released for consumption. Ang isa pa pong released for ornamental use is yung pong kanina nakita niyo yung kulay green na fish. Marami na po siyang kulay, katulad ng glowfish. Yun naman po is for ornamental purposes, para sa mga hobbyists. I think around $32 po yata ang 4 na piraso.
So, naka-confine naman po sila sa aquarium. So, yun po ay naman ay ginagamit para lang, ano. Pero actually po, ang purpose ng ganun pong isda, yung zebrafish for fluorescence, is actually to study development. Yun naman po yung inaaral actually, may malaki pong grupo sa Taiwan na nag-aaral ng development ng mga diseases sa puso. So, kasi po ang zebrafish ay transparent. Pag po yan ay nilagyan nyo ng mga genes na nagpapakita ng develop ng puso, dun lang po naka-target yun, makikita po kung paano siya lumalaki. So, nade-develop through maturity. So, nagagamit po yung information na yun para malaman natin kung anong mga gamot ang pwedeng ibigay sa mga babies na nagsisimulang magkaroon ng heart diseases. So, yun po actually yung purpose, pero since maganda siya, edi pwede na rin ipagbenta. So, yun po. Ito rin po is actually, this one is edited naman. For consumption na rin po siya. And now, I think last year pa po ito available in their market in Japan. Yung pong edited na sea bream at yung pong kanilang favorite din po na fugu fish. So, makikita po naman ninyo, malaki ang difference. Ito po yung normal, ito mas malaki siya in short period of time. Ito rin po, mas malaki siya sa normal or yung wild type. Ito po yung edited. Pero, fugu fish pa rin siya, hindi naman siya nag-iba, di ba? Kasi nga po, ang ni-knockout lang dito ay specific gene lamang. Alam po nila, ng mga scientist, kung alin po yung kailangang i-turn off para po matulungan yung isda na lumaki kaagad. Ganon din po itong sea bream. Yung pong myostatin gene, alam po ng mga scientista na pag turn off ito, mas madali siyang lalaki sa ganitong klaseng isda. So, hindi na po yung mas matagal, i-screen nyo pa isa-isa yung mga anak nilang isda, ngayon medyo nabilis na po ang paggawa ng mga produkto. So, I guess that's it. Thank you very much. And if you have questions, mamaya. Alright, so sana may naintindihan tayo sa usaping mga hayop kung saan ay talagang napakalinaw ng presentation ni Dr. Maribel Saportes sa University of the Philippines ng Los Baños, Laguna para doon sa application of modern biotechnology and animals. Kaya naintindihan natin yung definition ng biotechnology kung gaano ito kahalaga sa ating bansa at sa buong mundo. Halimbawa na lamang yung pag-produce ng quality na animal para paghandaan yung kakulangan ng pagkain natin sa hinaharap. Ito ay napipintog na nga. So, at least hindi lamang magpadami tayo. Ang maganda pa doon is kaya na yung quality na hayop po. Halimbawa, organic na animal ang gusto natin o magandang lahi ng hayop o ng baboy na gusto natin, ay pwede na pala, magagawa na pala natin. Yan ay goodbye na sa conventional. Dito na tayo sa modern biotech dahil mabilis ang proseso at mabilis na yung ano yung pag-produce ika nga. Pero yung pag-proseso, siyempre tumagal yun. Yung dahil dumami ito sa pag-aaral. Kaya halimbawa nga, yung mga bakterya noon sa hayop, yung mga style conventional ay naroon pa, di ba po? So ngayon, sa modern agricultural biotechnology, nag-level up. Yung informations ng mga bakterya na meron sa hayop ay hindi na isinasama niya kapag inililipat. Kaya, ang laking tulong ng biotech na ito, di ho ba, sa mga hayop. Kaya, kasama din dyan yung DNA o yung and the central dogma and molecular na kung saan yung technology nito ay inihahanda yung ibang mga organ ng animals. Kung halimbawa, nangangailangan din pala sila ng kidney, parang tao lang, di ho ba, na kung saan-saan tayo naghahanap ng kidney. So, yung mga hayop din, may ganun na. So, inihanda na rin yan at inaaral na rin nila ng gusto para makapag-produce ng quality na DNA ng hayop nga. At hindi na tayo nahihirapan kasi mamay magkaubusan talaga ng hayop at hindi na tayo makapag-produce ng matinong hayop na safe na kainin natin
na bilang pagkain ng tao. Kaya ito ay maaaring may papasa pa sa susunod na henerasyon. Kaya para sa lahat ng mga farmers sa ating bansa, ay pwede na po pala kayo makapamili ng klase ng mga alagang animal na gusto natin at mga halaman din. Ha? At makipag-ugnayan lamang sa ating gobyerno kung saan kayo pwedeng kumuha ng mga ganyang impormasyon. At yun nga, so yung ito na ang maganda na na-diagnose na yung mga animal natin talaga kung ito'y may galing na sakit na mula sa ibang bansa o may dalang sakit pala sa ibang bansa. Kaya hindi na natin pwedeng papapasukin dito. Kaya sana wag natin kontrahin ng ating gobyerno kapag nakita nila iyon. Alright, so dito nagtatapos ang ating WhatsApp B. At ito po ang inyong lingkod, Miss Horizon Chaser. Happy morning. I love you all. Pa-like and subscribe.